Hi guys. Hi guys. So my name is Funke. This is Mani. Even if the sun goes down on you, you gotta keep that shine on top, yeah. On top, yeah. On top. For today's video, gusto kong i-share sa inyo yung isa pang ginagamit ko sa face. This one is Serum C from Mabox. I'm sure this is familiar sa inyo. Hindi ko na kasi makita yung box. Baka tinapon na ng asawa ko. Madalas ko siyang makita ito sa Facebook. And I see a lot of good comments. So, na-curious akong i-try. And I can say na very effective siya. Kasi I used to have a lot of pimple marks. Kasi pag nasa-stress ako, naglalabasan yung pimple ko. Tapos dito, dati madami ako pa isa-isa dyan. Yan. Tapos hanggang sa the more na stress ako, the more na lumalabas ang mga pimples ko. Tapos ang problema ko, kapag nag-dry na siya, matagal mawala yung peklat. But since gumamit ako ng vitamin C serum na to, ang bilis niyang mag-lighten. Talagang makikita mo yung difference nung peklat mo. Ang bilis niyang mawala. Ang bilis niyang yung texture ng skin color mo mag-even out. Kasi yun yung effect nung vitamin C serum na ito. Tsaka yung smell niya, para siyang orange. Tapos yung texture niya, if you see, ayan. Hindi naman siya masyadong oily. Little bit. Pero hindi siya malagkit. Hindi siya madali siyang ma-absorb ng skin, ng face. Nilagay ko sa hand ko. Nilalagyan ko rin kasi yung hand ko. Kasi pag yung gumamit ako ng mga dishwashing soap, nagda-dry yung kamay ko kaagad. So, ayun. Nilalagyan ko rin siya nito. And, yun, napiprevent niya. Hindi na siya nagda-dry. Kaya, yun yung effect niya. Yung skin mo, pagka nung hindi pa ako gumagamit, yung skin ko very dry. At saka parang dull. Dull siyang tingnan. And, higit sa lahat, madami akong pimple mark. Eh, hindi pa naman ako ma-makeup na tao. Hindi ako nagagamit ng kung ano-anong mga foundation dyan. Hindi ako sanay. Parang feeling ko cakey ba? Makapal, mabigat. So, ayoko nang ganon. Gusto ko yung powder lang, loose powder lang ako. Kaya lang, pagka may mga pimple mark ka, hindi siya ganon matatakpan. Kaya hindi flawless yung dating ng skin mo. So, since napansin ko na ang bilis mawala yung pimple mark ko, tsaka hindi na rin ako pinipimple kahit stress ako, hindi na gaano. May pa isa-isa, pero hindi na gaano. Tapos, kapag nagkaroon man ako ng pimple, agad siyang nawawala yung mark. So, na-solve na yung problem ko when it comes to pimple mark. Kasi yun yung una-una ko talagang problema before. And also, ang isa ko pang ginagawa, always use sunscreen. Wag na wag kayong lalabas, guys, ng walang sunscreen. Kung maaari, ang bilhin nyo yung may SPF 50 para sa mukha. Kasi yun yung cause ng discoloration ng face natin. Yung, alam nyo yun, yung mga pekas-pekas. Especially pag yung madalas kang magbilad sa araw nang wala kang protection. Ang bilis masira ng face mo. Tsaka yung sun, super sira siya ng skin. Nagkakaroon ka ng pigmentation, nagkakaroon ka rin ng wrinkles. Yun. Kaya, to avoid that, you should always use sunscreen and this one, vitamin, I don't care what vitamin C, what serum do you use. Ito lang yung ginagamit ko. Ito lang yung para sa akin effective. And hindi naman siya ganun kamahal. I think I got this for 16 euros. 16 euros, it's, I don't know. And I use this for, I think, 1 month. Mga 1.5. Kasi 3 drops lang naman yung nilalagay ko sa gabi. And then, minamassage ko na siya. You have to massage. You don't just apply it. You should massage your face then. Tapos, sa umaga, yon, bago ako maglagay ng kung ano-ano, powder or lipstick like that, I see to it
naglalagay din muna ako ng sunscreen. That is very, very important. Especially dito sa Belgium, kung alam nyo lang, hindi po uso dito ang payong. They say, kapag kayong umaaraw, pag nagpayong ka dito, iniisip nila, you're crazy. Kasi, para sa kanila, ginagamit ang payong para sa ulan. Kaya, naloka ako nung kararating ko dito, tas mainit. I don't care, nagpapayong talaga ako. Pero parang weird, kasi ako lang yung nakapayong. Tas ang init-init, it was like summer, and 3 o'clock in the afternoon, sobrang hapdi niya sa balat, as in ang hapdi-hapdi niya talaga. Tapos sabi ko, bakit kaya hindi sila nagpapayong? Tas itong asawa ko naman, hindi naman niya ako sinasabihan. Basta, inahayaan niya lang ako magpayong. Tas yata tanong ko si Eve, bakit hindi sila nagpapayong? Ang init-init. Tas sabi ni Eve, kasi ang payong dito para lang sa ulan. Ginagamit lang namin yan sa ulan. Ah, sabi ko, ano, ang hapdi kaya? Eh, no, they love the sun. They love to be brown. They love to stay under the sun without paraplu. Yun, I mean, umbrella. Ganun sila. Kahit alas 10, alas 11, pag makita mo sa cafe, mas they prefer to stay outside. Yung ang init-init, yung ang araw-araw, andoon sila nagkakape or nagbibeer. Sabi ko, I don't think ako yung crazy. Parang sila yung crazy. Kasi, okay, sun is good, pero dapat diba yung sa umaga lang, 9 o'clock in the morning, that's still safe. Pero later than that, diba cancerous na ngayon yung effect ng sun sa skin natin. But here, I don't think they care about, basta para sa kanila, araw-araw, magbibilad sila, magpapabrown sila. Eh, hindi naman sila nagiging brown. Namumula sila para silang mga, para silang mga tusino. Natanong ko sa client ko namin dati, totoo ba na pag nagpapayong dito sa inyo, parang strange? Sabi nila, oo, kasi para sa amin, para lang yan sa ulan. Tapos nagtataka sila, bakit daw kailangan kong magpayong? E galing naman ako sa Philippines na mainit. Sabi ko, mainit nga ang bansa namin, pero hindi naman kami sanay lumabas ng walang payong. Kaya yung balat namin, hindi sanay na ma-expose sa sun, kasi mahapdi. And then they are amazed. Parang akala nila, porque galing tayo sa mainit na bansa, sanay tayo sa hapdi ng sikat ng araw. No, sabi ko hindi. Kasi actually, sa Pilipinas, paglalabas kami ng bahay, at sobrang init, nagpapayong kami. Tapos pagpapasok naman kami sa work namin, halos hindi na rin namin maramdaman yung araw kasi nga, puro air condition yung mga office namin. So, hindi namin na actually na-feel yung sun. Tapos na, yun, na-amaze sila. Kasi ang, at saka isa pa, feeling ko, kaya rin ako ganito mag-react sa araw kasi compared yung skin natin sa skin nila dito, yung skin texture natin is very soft, very smooth, parang manipis pa. So parang hindi ganoon yung tolerance natin sa sikat ng araw. Unlike here, yung texture ng skin nila parang iba eh, parang makapal, parang I don't know how to explain to you. But if you feel yung balat nila hindi ganoon ka smooth, mapuputi sila. Ano, don't get me wrong, hindi ko naman sila kini-criticize ha. Kino-compare ko lang, kaya siguro para sa kanila okay lang magbilad na sa araw. Kasi nga, hindi naman ganun kahapde para sa kanila siguro. And they love to go under the sun kasi they love to be brown. Kaya, ganun yung feeling nila kasi nga hindi naman sila masyadong nasasaktan sa sikat ng araw. Ngayon tayong mga Pilipino, since hindi tayo sanay, pagdating dito, nahahapdian tayo. And I don't like to go under the sun talaga kasi pag sobrang mainit, ang hapdi sa balat, tapos nagma-migraine ba ako? Kaya, pag maaraw, I don't care. Payong-kipayong talaga ako. Wala akong pakialam. Kahit you find me crazy, you think I'm crazy, I don't care. Mas iniisip ko yung skin ko, yung magma-migraine ako pag hindi ako nagpayong. Ganon. So, sa mga, hindi naman siguro lahat ng tao dito, ng mga, then, yun yung defense ng skin nila kasi sa weather. If you only come here, talagang mababaliw ka sa weather sa Belgium.
Kuminsan sa isang araw, ma-experience mo ang ulan, araw, lamig, hangin. Sa isang araw yan, ha? So, feeling ko ganun nag-adapt yung skin nila para din makapag-adjust sa kind of weather na meron sila sa Belgium. Eh, since tayo sa Pilipinas naman, is consistent yung weather natin. Pag mainit, mainit talaga. Pag ulan, ulan. Dito hindi. Pwedeng mainit bukas, malamig mamaya, maulan later, or sobrang maaraw kahapon, tapos bukas uulan ng yelo. Ganon. Ganon ka-crazy ang weather nila dito. Kaya siguro yung skin nila parang ganon, parang alam mo yun, maka-adapt sa weather nila. And since hindi ako from here, hindi, yung skin texture ko hindi naman ganon kasi, I don't know, kasi hindi ako nagpapabaya sa skin. I always see to it na nagsascrub ako, nagsasunscreen ako, nagsiserum ako kasi feeling ko pag hindi ko siya ginawa, kakapal talaga yung balat mo, makapal na magaspang. Na try ko yan kay Fem. Minsan yan tamad yan maglotion, tapos pag tinatch ko yung skin niya, parang kumakapal. So sabi ko siguro nga natural na nangyayari sa skin nila para defense sa weather. Eh ayoko naman na magkaroon ng magaspang na skin si Fem naman. Parang ang ginagawa ko kay Fem, after niyang maligo, pinapalibutan ko yan ng lotion. Tapos yun, hinahayaan kong mag-dry sa skin niya. And kasi ang pangit ng may rough skin, no? Parang I don't know kung normal lang yun dito, pero para sa akin, I don't like it. Si Eve, before, parang, alam mo yun, parang wall. Parang wall, ang gaspang. Sabi ko, ha? Bakit ganyan yung skin mo? Tapos sabi niya, hindi ka ba naglo-lotion? Tapos sabi niya, hindi daw uso sa kanya. Hindi, kumbaga hindi niya nasanayan na mag-lotion. Sabi ko, what? Pero pag maligo yan, ha? Matagal pa yan sa akin maligo. Mga 2 hours yan sa bathtub. Nagbababad yan. Ganyan yan si Eve. Nagsascrub, lagi na yan naglo-lotion. And ngayon, mas smooth pa yung skin niya sa akin dahil sobrang napranin siyang inalagaan. Kasi, syempre, tinuturuan ko din siya, oh, you should use this, you should do this, you should avoid this. Ganon ang ginagawa ko kay Eve. Kaya, kung ma-feel mo yung skin ni Eve before and ngayon, sobrang ang laki ng difference. Kasi hindi ko naman siya pinapabayaan na, alam mo yun, ako marami akong mga nilalagay-lagay sa skin ko para maging smooth. Tapos, hindi ko siya encouraged to do it also. So, ngayon, yeah, mas maarte na siya sa akin. Mas marami na siyang binibiling mga kung ano-anong lotion para sa kanya. Magkaiba na kami ng lotion. Bahala siya kung anong feel niyang maganda sa kanya. Pero, hindi rin siya nagsasunscreen. Ako lang. Yun lang. Kaya, mas ma-wrinkles yata siya sa akin. So, I think kapag hindi ka nagsasunscreen, ang effect nga yung sun ay yun. And kung hindi kayo nagsiserum, at least mag-sunscreen kayo para protektahan nyo naman yung skin nyo at hindi kayo magkaroon ng mga pekas-pekas sa mukha. Lagi mo rin, kung mag-serum ka, idami mo na rin yung hand mo. Kung mag-sunscreen ka, ganun na din yung hand mo para at least protected siya sa sun. Okay guys, so that would be all for today. Kung bago kayo sa channel ko, thank you for visiting, thank you for watching, and I hope you don't mind to subscribe. And I will see you again next time. And share din kayo ng mga brand ng serum na mas maganda pa or sunscreen na ginagamit nyo na mas effective. So, I will say bye-bye now and until next time, have a nice day.